Patok talaga sa panlasang Pinoy ang shawarma. Pangunahing sangkap nito ang karne tulad ng baka, kambing, lamb, manok at mga gulay. Nakabalot ito sa isang flatbread o pita at hinahaluan ng pampalasa tulad ng garlic sauce at iba pa. Ang paghahanda ng shawarma ay nag-iiba depende sa kultura o lokal na tradisyon. Pero paano kaya kung yung shawarmang nakain mo ay gawa pala sa karne ng... Magandang araw Sir Bob at sa lahat ng mga listeners sa inyong channel. Ako nga pala si Aryan, hindi ko tunay na pangalan. Lumaki sa Quezon City. Seaman si Papa, samantalang guru naman si Mama. Nasa college ako ngayon at kasalukuyang kumukuha ng kursong nursing. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa naging karanasan ko 3 taon na ang nakakalipas. Bago ho ito mag-pandemic at bago mag-summer vacation. Araw ng Lunes yun at excited na ako na pumasok dahil maliban sa makikita ko na naman ang mga classmates ko ay pagkatapos ng aming klase, matitikman namin ang tanyag na homemade shawarma ni Kuya Nestor. Si Kuya Nestor ay baguhang vendor nun sa school namin. Ngunit dahil sa sarap ng kanyang shawarma ay mabilis siyang sumikat sa mga estudyante. Nang maarating ako ng classroom ay bumungad sa akin ang maiingay kong kaklase. May mga naglalaro ng ML at kung ano-ano pa sa kanilang mga phones. Yung iba naman, nanonood ng K-drama, K-pop, may mga nag-video pa at TikTokeries na nagsasayaw at kung ano-ano pa. Basta, magulo. Ilang oras pa ang lumipas bago pumatak ang alas 4 ng hapon. Uwian na. Naglakad lang ako pa uwi nun. Naasalubong ko pa nga si Kuya Nestor na malawak ang ngiti na nagkataong uuwi rin sa kanila. Mukhang tuwang-tuwa talaga siya dahil naubos na naman ang mga paninda. Nagkataong magkapit bahay lang kami ni Kuya Nestor kaya sa tuwing walang pasok ay pumupunta ako sa kanila upang bumili ng homemade shawarma niya. Nakaka-addict kasi yung shawarma ni Kuya. Kwento niya ay nag-iisa lang sa buhay si Kuya Nestor. Sa atunayan ay magwawalong buwan pa lamang ang nakalipas noon simula nang lumipat siya sa Quezon City. Nagmula pa raw siya sa probinsya ng Aklan. Nang maarating sa bahay ay naabutan ko si Mama sa sala. Wala si Papa at nung mga panahon na yon ay nasa barko pa siya. Tinanong pa ako ni Mama kung kumusta ang araw ko. Sinagot ko naman siya ng maayos. Mabilis na lumipas ang oras. Sumapit ang dilim. Bago mag alas 7 ng gabi ay tapos na kaming maghapunan. Lumabas muna ako ng bahay at tumambay sa gilid ng gate. Tanda kong bilog ang buwan nun. Napatingala pa ako. Maganda rin kasi at peaceful. Naisip kong maswerte ako nun dahil ipinanganak ako sa isang syudad dahil mabilis umusad ang ekonomiya at teknolohiya. Masariwa nga lang ang hangin, mga pagkain at mas payapa sa probinsya. Nasa ganoon akong pag-iisip. Pero bukod dun, may mga narinig akong kwento na sa mga probinsya raw ay may gumagalang mga aswang, engkanto at kung ano-ano pang pinaniniwalaan ng mga tao, lalo na ng mga matatanda. Laking syudad man ako ay kahit papaano may nalalaman ako sa mga ganung uri ng nilalang. Nang makarinig ako ng sigaw ng isang bata, tinawag pa nga ako ni Mama. Akala niya ako yung sumigaw. Hindi ko na lang pinansin yun dahil kahit gabi na ay may mga bata pa rin naman dun. Sinabihan ako ni Mama na pumasok na sa bahay at huwag kong kalimutan isara ang pinto bago matulog. Mga ilang oras pa akong tumambay sa labas bago pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso ako sa kwarto. Naagawian ko ng mamintana tuwing gabi. Nagkataong kaharap lang ng kwarto ko ang kusina ni na Kuya Nestor. Nang buksan ko na ang bintana, ay bumungad sa akin ang nakatalikod na bulto ng isang lalaki. Wala siyang damit pang itaas at nakapagtataka lang dahil halos mapuno ng balahibo ang kanyang likuran. Nakatalikod ito at para bang may ginagawa sa kusina. Dahil sa curiosidad, mas lalo kong nilapit yung mukha ko sa bintana. May kung anong kinakatay ito sa kusina. Patay na ang ilaw ng bahay ni Kuya Nestor. Maliban sa pwesto sa may kusina. Napatakip ako ng bibig nang tuluyan kong makita ang ginagawa niya. Natumba pa ako dahil sa panginginig ng tuhod.
ilang ulit akong napalunok habang palihim na sinisilip siya mula sa bintana. Tama nga ang nakita ko nun. Pinuputulan ng lalaking yun ang ulo ng isang bata. Kitang-kita mismo ng mga mata ko ang pagkakapira-piraso niya sa bata. Mas lalo akong nakaramdam ng panginginig at takot. Matapos niyang pagpira-pirasohin, ay walang awa niyang tinapon sa basurahan ang ilang bahagi ng katawan ng bata. Maya-maya pa, ay nakita kong tinaandar niya ang isang machine sa paggawa o pagluto ng karne para sa shawarma. Sunod-sunod niyang nilagay ang karne ng bata sa machine na yun. Pansin kong akmang lilingon siya sa pwesto ko, kaya mabilis akong napayuko at napasandal sa dingding. Napahawak pa nga ako sa pisngi noon nang maramdaman kong pinagpapawisan na ang ulo ko. Para akong masusuka dahil sa nasaksihan. Magkahalong pandidiri, pagkaawa at pagkatakot. Si Kuya Nestor nga talaga ang gumagawa noon. Gusto ko sana nung tumakbo at sumigaw, tawagin si Mama, pero naunahan ako ng takot. Yung takot na baka mahuli niya ako at kami naman ang isunod niya. Nanginginig pa ako nung napagapang sa semento habang maalabas ng kwarto. Napasigaw pa si Mama ng dahan-dahan dahil sa sunod-sunod na pagkatok ko sa kwarto niya. Nang maarating ako sa kwarto, ay muntikan pa nga akong madulas dahil sa kaba. Tinanong niya kung anong nangyari sa akin dahil napapaiyak na ako nun. Napaupo ako sa tabi niya. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan. Di ko lubusang akalain na ang homemade shawarma pala ni Kuya Nestor ay gawa sa karne ng tao. Gusto ko sanang ibunyag kay Mama yung nakita ko, pero hindi ko magawa. Nanatiling tikom ang bibig ko dahil hindi ko alam kung paano ba ikukwento. Pero simula nung gabing yun, madalas akong abutan ni Mama na laging tulala. Lumipas ang mga araw na palagi akong balisa. Naging mailap na rin ako sa mga tao, lalo na kay Kuya Nestor na marahil ay isang aswang dahil sa maapal na balahibo niya sa likod at sa pagkatay niya ng tao. Gabi-gabi, palihim kong nakikita sa kanyang kusina si Kuya Nestor. Gusto ko nung magsumbong sa pulis, pero natakot ako sa maaaring mangyari. Nangalap din ako ng impormasyon tungkol sa mga aswang. Nalaman kong may iba't ibang anyo at katangian, pero nakadepende pa rin yun sa mga kwento at paniniwala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Tinuturing itong masamang nilalang na may kakayahang mag-transform sa iba't ibang anyo at kumain ng hayop, tao, o kahit anong bagay. Nalaman kong asin at bawang ang ilan sa mga pangontra laban sa mga aswang. Kaya pala pansin kong hindi ganun kaalat at walang bawang o garlic sauce sa shawarma ni Kuya Nestor. Nang bumili ako sa isang tindahan, narinig kong usap-usapan ng dalawang ali ang tungkol sa nangyayari sa lugar namin. Simula daw kasi nang lumipat si Kuya Nestor, ay marami na ang nagbago sa lugar. Maraming bata na raw ang nawawala. At balita rin raw sa kabilang barangay na yung babaeng buntis ay natagpuan na lang sa gilid ng kalsada na wakwak ang tiyan. Nagmadali na ako nung makauwi ng bahay. Ganun naman kasi lagi ang ginagawa ko. Kapag uwian na, ay diretso sa bahay. Pasado alas 7 na nun, wala pa si Mama. Naisip ko na baka nag-overtime na naman sa work. Kumakain ako mag-isa nun nang may narinig akong kaluskos sa dinding. Napatigil ako sa pagkain at agad na binalot ng kaba at takot. Nanginginig ko pang kinuha ang kutsilyo at patakbong pumunta ng sala. Nagmukmuk ako sa isang tabi pero patuloy pa rin ang pagkaluskos na narinig ko. Labis na ang kilabot ko nun nang huminto ang kaluskos. Napaupo na ako malapit sa bintana at saglit na napasilip. Pero nahulog na lang ako sa kinauupuan ko nang bumungad sa akin ang nakakatakot na mukha ni Kuya Nestor. Kahit may kadiliman sa pwesto ay naaninagan ko pa rin ang nakakatakot niyang anyo. Pulang-pula ang mga mata niya, matutulis ang ngipin at may bahid ng dugo ang mukha. Hindi naman kasi magkakatabi ang bahay sa lugar namin. Kumbaga kahit papaano ay may espasyo at sa ganoong oras ay halos lahat nasa loob na ng bahay. Seryoso siyang nakatingin sa akin. Napagtanto kong naiwan ko pala sa isang sulok ang kutsilyong hawak. Maya-maya pa,
biglang umalis din si Kuya Nestor sa bintana. Pero mas lalo akong nanginig nang biglang kumalabog ang pintuan. Mabuti na lang at nakalock yun. Muli siyang sumilip sa may bintana. Naglalaway na siya habang naatingin sa akin. At sa ganung anyo, mas lalo akong natakot sa kanya. Nagsalita siya at sinabi kung gusto ko raw ba ng shawarma. Yung boses niya ay parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Nakakatakot. Pinapaalis ko siya. Napasigaw ako nang pilit niyang ipasok ang mabalahibo niyang braso sa may bintana. Napaiyak na ako nun. Nang may marinig akong ingay mula sa labas, hindi ko namalayan na wala na pala yung aswang sa bintana. Yakap ko pa ang sarili habang napatayo. Tumakbo ako ng kusina at kinuha ang malaking garapon na naglalaman ng asin. Napatigil ako nang marinig ang sigaw ni Mama mula sa labas ng bahay. Kasabay nun ay ang sunod-sunod na ungol na narinig ko. Hindi ako makapaniwala na nakauwi na si Mama. Pero binalot ako ng takot at pangamba nung sandaling yun. Dahil nasa likod ni Mama at para bang sinusundan siya ng aswang na si Kuya Nestor. Mabilis akong lumapit kay Mama at sinabuyan ng asin si Kuya Nestor. Napaungol yung aswang, siguro dahil sa hapdi, kaya bigla itong umalis. Sabay kaming napasigaw ni Mama sa mga kapitbahay na may aswang. Napatakbong lumapit sa amin ang ilan sa mga kapitbahay. Hindi na namin naabutan si Kuya Nestor dahil mabilis siyang naatakas. Hindi na rin siya umuwi ng bahay niya noon. Halos hindi kami maatulog nung gabing yon. Mabilis na kumalat ang balita. Hindi na rin namin nakita si Kuya Nestor simula nung araw na yon. Pinaghahanap na siya ng batas dahil sa mga krimeng nagawa niya, lalo nang pasukin nila ang tinitirhan niya. Doon nakita ang ilang nabubulok na laman ng mga kinatay na katawan ng mga bata. Nakalayo na siya ng tuluyan at nakatakas sa batas. Sayang at hindi man lang nabigyang hustisya ang pagkamatay ng mga nabiktima niya. Ilang taon na rin ang nagdaan at lumipas na rin ang pandemya. Pero ang pangyayaring yon ay bangungot pa rin para sa akin. Sa tuwing maaalala ko ay hindi ko mapigilang masuka. Nakakabaliktad si Pmura, yung homemade shawarma ni Kuya Nestor. Isa pa naman ako sa madalas kumain nun. Pati yung ibang mga estudyante ay natroma rin. Habang sinusulat ko tong kwento ay nanunumbalik sa akin ang lahat. Hindi ko rin maiwasang mapatanong kung nasaan na ba si Kuya Nestor, kung umuwi na ba siya sa kanyang probinsya at kung gumagawa pa rin ba siya ng shawarma sa ibang lugar. Ang akala mong sa probinsya lang nangyayari ay pwede rin palang mangyari sa isang syudad. Hello po sa lahat. Ako po si RR. Share ko lang sana ang nangyari sa akin nung naniligaw pa lamang ako sa aking kasintahan. Konting background. Schoolmates kami dati ng aking jowa nung nasa high school pa kami at iisa lang din yung aming barkada. Noon pa ay may gusto na ako sa kanya. Pero mas pinagtuunan ko ng pansin noon yung paggala at computer. Hanggang sa makagraduate kami at sumunod ako sa magulang ko sa Manila. Nawala na kami ng komunikasyon. Pero nung nag-pandemic ay nawalan ako ng trabaho. Kaya napilitan akong umuwi ng probinsya kasama ang mga magulang ko. Taga Cagayan de Oro pala kami. Isang buwan mula nang dumating ako sa probinsya ay muli kong nakita yung crush ko noong high school na si Faith. Muli nga nung balik yung pagka gusto ko sa kanya. Kaya napagpasyahan kong ligawan na siya at di napakawalan pa. Nagtatrabaho siya noon bilang call center agent at naka-work from home. Kaya nung nag-umpisa akong mandigaw sa kanya, pinupuntahan ko siya sa kanilang bahay para doon ay formal na makuha ang loob niya, pati na ang kanyang pamilya. Medyo may kalayuan yung bahay nila mula sa amin. Kaya ang ginagawa ko noon, pinupuntahan ko siya pagkatapos ng kanyang duty, mga alauna ng tanghali, gamit yung motor ko. Nung una, hanggang alas 5 ng hapon o alas 6 ng gabi lang ako doon dahil kinakailangan din niyang matulog para maapagpahinga.
Alas 3 na madaling araw kasi nag-uumpisa yung shift niya. Noong medyo tumagal yung panliligaw ko sa kanya, ay nakagaanan ko na rin ang loob yung pamilya niya, lalo na yung kanyang kuya, na sa araw-araw kong pagpunta sa kanila ay araw-araw din niya akong niyayayang uminom. Hindi ako pala inom na tao, pero dahil na rin sa pakikisama ay pumayag ako. Isang gabi noon, inabot kami ng alas 10 ng gabi sa kaiinom. At habang papauwi sa amin sakay ng motorsiklo, napahinto ako sa parte ng daan na sobrang dilim at napapanitnaan ng matataas na damo at mga kawayan. Nakaramdam ako ng pagkaihi, kaya dali-dali ako bumaba ng motor para umihi sa gilid. Patapos na ako noon nang makarinig ako ng pagsitsit na parang nanggagaling sa may kakahuyan na di kalayuan sa kinaroroonan ko. Pero dahil sa pagkahilo, dahil sa alak, binaliwala ko na lang yun at agad na naglakad pabalik sa motor ko. Habang papalayo ako sa gawi ng mga kawayan, ay parang mas lalong lumalakas ang pagsitsit na nadidinig ko. Kaya ipinilit ko yung ulo ko para painggan mabuti. Pero bigla naman itong nawala. Dali-dali akong sumakay ng motorsiklo at mabilis na pinaandar yon para makarating agad sa bahay. Bala ko ba sana ikwento yun kina mama, pero tulog na sila nang dumating ako. Kaya naligo na lang ako para mawala yung epekto ng alak sa sistema ko at natulog na para maapagpahinga. Araw-araw ay ganun lang yung lagi kong ginagawa. Sa umaga, ako yung nagbabantay sa maliit naming negosyo. At pagdating ng tanghali, pinupuntahan ko si Faith sa bahay nila. Maliban na lang kung day off niya, dahil niyayaya ko siyang kumain sa labas o di kaya ay mamasyal sa bukid para makalanghap din siya ng sariwang hangin. Ilang araw pa ang lumipas na ganun lang ang naging routine ko. Nakuha ko na yung loob ng pamilya ni Faith at alam ko pati si Faith ay nakuha ko na rin. Pero hindi pa rin ako kampante noon dahil hindi pa niya ako sinasagot. Hanggang sa isang araw noon ay may okasyon sa bahay nila. Nalaman ko na lang nang dumating ako sa kanila noon. Yun din yung araw na sinagot niya ako, kaya sobrang saya ko noon. Dahil sa sobrang tuwa sa selebrasyon kasama ang pamilya niya, ay inabot na naman ako ng alas 11 ng gabi sa kanila. Kaya naman napagpasyahan kong magpaalam na para umuwi sa amin, lalo pat nararamdaman ko ng lasing na ako noon sa dami ng nainom. Ilang beses pa nila akong pinigilan na huwag na munang umuwi at doon na lang magpalipas ng gabi, dahil delikado raw kung magmamotor pa ako. Pero pinilit ko silang uuwi na lang ako dahil nahihiya pa ako sa kanila. Wala naman silang nagawa nun kundi payagan akong umuwi. Bago umalis ay sandamakmak na payo pa ang paalala sa akin bago ako tuluyang pinauwi. Habang papalapit sa parte ng daan na sobrang dilim ay medyo nakaramdam ako ng takot nang maalala yung pagsitsit sa akin. Pilit kong tinanggal yon sa isip ko. Nang maarating doon, ay gulat akong napapreno. Dahil yung mga matataas na kawayan na dapat ay nakatayo, ay nasa daan at nakaharang. Hindi ako makadaan noon, kaya napilitan akong bumaba ng motor at isa-isang tinaas ang mga kawayan habang tinutulak ko ang motor para makadaan. Nang nasa kalagitnaan na ako ng mga kawayang nakaharang, ay biglang umihip ang malakas na hangin na akala mo ay mga bagyo at parang madadala ako. Kaya napatigil muna ako sa pagtataas ng mga yon. Binalot na ako ng takot noon at nagdasal sa isip na sana ay makauwi ako ng ligtas. Ilang beses ko rin hiniling na sana ay may dumaan para makahingi ako ng tulong. Pero ni isa ay wala. Ilang minuto pa ang lumipas bago tuluyang humina ang hangin. Binilisan ko na yung pagtataas ng mga kawayan at mabilis ding tinulak yung motor ko. Nang isang kawayan na lang ang natirang nakaharang, ay muli na namang umihip ang malakas na hangin. Medyo na out of balance ako noon dahil sa pagkagulat, kaya napakapit ako ng mahigpit sa kawayan at yung isang kamay ko ay nakahawak sa manibela ng motor. Unti-unti ko nang nararamdaman na parang tumataas ng pusa ang kawayan na kinakapitan ko at parang madadala ako nito. Kaya agad akong bumitaw at kumapit sa upuan ng motor. Laking gulat ko nang biglang nagsitaasan ang mga kawayan na nakaharang sa daan dahil sa lakas ng hangin na animoy mula sa lupa
at tinutulungan ang mga kawayan na makatayo. Halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko noon dahil sa sobrang gulat at takot na nararamdaman. Napakurap naman ako nang may biglang tumigil na motor sa tabi ko. Tinanong ako ng driver kung nasira daw ba yung motor ko. Laking pasalamat ko dahil noong mga oras na yon ay may kasama na ako. Nagulat pa nga ako nang hawakan niya ako sa balikat at niyog-yog dahil tulala lang daw ako. Agad akong umiling bilang sagot sa kanya. Dali-dali akong sumakay ng motor ko at pinaandar yon. Tumango naman yung driver at pinaandar na yung motor niya at umalis. Agad naman din akong sumunod sa kanya at paulit-ulit na nagpasalamat dahil dumating yung lalaking yon. Ang weirdo na nangyari sa akin dahil parang hindi man lang nakitaan na natumba yung mga kawayan sa gitna ng daan dahil medyo malinis yung lugar. Nakatayo ang mga kawayan at mga damo sa gilid ng daan na parang hindi man lang hinangin o nasa lanta. Hindi ko alam kung noong mga oras ba na yon ay imahinasyon ko lang yon at dala ng kalasingan o kung totoo ba na nangyari yon. Ikinuwento ko yon kay Faith. Kaya mula nung gabing yon ay hindi na niya ako hinahayaang umuwi pa ng bahay kapag lampas alas 7 na ng gabi dahil sa takot na maulit yon. Hindi na rin niya ako laging pinapainom ng alak kahit paayain ng kuya niya. Ang sabi ay baka naingkanto ako. Pero kayo ba? Ano sa tingin niyo yung nangyari sa akin? Napaglaruan ba ako o ano? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sir kung inyong mabasa. Magandang araw. Ako nga pala si Danny. May girlfriend ako na tawagin na lang nating Carla. Nangyari to last year lang. 5 taon na kami nagli-live-in sa mumunting paupahan sa Marikina. Kung meron mang pag-ibig na hindi ko inakalang darating sa akin, iyon ay si Carla. Pero kaakibat ng kwentong pag-ibig ay ang madalas na pag-aaway at hindi pagkakaunawaan tulad ng ibang magkarelasyon. Nagsimula ito sa simpleng pag-aaway kung saan noong mga sandaling yun wala akong pakialam kung masaktan ko man siya. Basta maipakita kong tama ako at siya ang mali. Hindi ko napansin na sa mga away na yon ay nagtatanim na pala kami ng galit sa isa't isa. Hindi lang yon ang pag-aaway namin. Maraming pagkakataon na nagkakasakitan at palagi siyang umiiyak. Minsan naman ay ako na lang ang naiiyak at mas nasasaktan. Hindi talaga malinaw kung paano kami napunta sa ganoong sitwasyon. Pero isa lang ang masasabi ko. Pareho kaming biktima ng sarili naming kabaliwan. Lumipas noon ng ilang buwan, napagtanto namin na yung bawat pag-aaway namin ay nagdudulot pala ng masamang karma sa aming buhay. Natutunan naming pahalagahan ang malasakit at pagmamahalan. Pero as always, nasa huli ang pagsisisi. Bigla na lang kaming minalas. Pareho kaming nawalan noon ng trabaho at lagi namin sinisisi yon sa isa't isa. Dahil doon ay hindi na kami nakapag-usap ng maayos. Kada mag-uusap kami ay napupunta lang sa away. Kahit pa mga maliliit na bagay ay pinapalaki pa namin. Yung mga negatibong pangyayari ay para bang wala ng katapusan at para bang naa-addict na kami sa pag-aaway. Hindi namin alam kung paano titigilan. Isang gabi, habang nag-aaway na naman kami, biglang namatay ang ilaw. Natahimik kami. Nangapa kami sa dilim at hindi namin nagawang mag-usap o kumilos. Sa di maipaliwanag na dahilan ay bigla akong nakita yung mga pag-aaway namin. Tapos maya-maya yung pagkakasakitan namin hanggang sa nauwi sa pagiging miserable ng buhay namin. At yung mga huling eksena ay naggagantihan na kami at nagpapatayan. Kinilabutan ako sa nakita ng mga mata ko. Nang biglang magliwanag ang paligid, nagbukas na ang ilaw. Nagkatinginan kami noon ni Carla at bigla-biglang nagyakapan. Ikinuwento niya sa akin yung parabang may vision daw na pinakita sa kanya. Kaparehong kapareho yon ng kung ano rin yung pinakita sa akin. Hindi ko alam kung paanong nangyari yon o kung sino ang gumawa. Siguro
ipinakita sa amin na yung patuloy naming pag-aaway ay magdadala ng masamang kapalaran. Matapos yun, ay pinilit naming baguhin ang mga sarili namin para mas maging maayos ang aming relasyon. Mas naging maunawain, mapagpatawad, at malapit sa isa't isa. Siguro nga, yung masamang karma ang nagdala sa amin sa madilim na karanasan na yon. Mas naging matatag kami bilang magkasintahan. At sa huli nga, ay natagpuan namin ang totoong kasiyahan at pagkakaroon ng maayos at mapayapang pagsasama. Sa ngayon, ay kami pa rin at may mga trabaho na. May sinimulan na rin kaming online business na pumapatok. Nakakapag-ipon na rin kami para sa magiging pamilya namin at nakakatulong na rin kami sa aming mga pamilya. At dahil nga inaayos na namin ang aming buhay at mas pinipiling maging mabuting tao, ay tingin ko ay good karma ang bumabalik sa amin. Kwento to ng kaibigan kong pulis na tawagin na lang nating Reyes. Isa siyang tapat na opisyal na kilala sa pagiging mahusay pagdating sa atahimikan at kaayusan ng nasasakupan. Nakatanggap daw noon si Reyes ng tawag mula sa isang bangketa vendor. Ipinagbigay alam nito na may mga kakaibang nangyayari sa isang lugar sa Cebu City. Ibinalita rin na may iilan na nawawala o misteryosong naglalaho na parang bula. Kabilang na doon ang kapwa niya vendor. Napagdesisyonan noon ni Reyes na imbestigahan ang insidente. Kasama ang kanyang mga kasamahan sa pulisya, nagsagawa sila ng discreet na pagmamanman sa lugar sa mga sumunod na gabi. Isang gabi noon, habang nagmamasid sila, napansin ni Reyes ang isang individual na parang kahina-hinala. Sa kanyang pagsusuri, napagtanto niyang may kakaiba itong porma na nagtatago sa dilim. Nilapitan daw yun ni Reyes. Habang papalapit ay inilawan niya ang nilalang na yun na nagtatago sa dilim. Laking gulat niya nang makita ang itsura nito. Mas napansin niya ang pahaba nitong mga braso at binti na may kapayatan. Mahaba din ang kuko. Medyo pahaba yung porma ng muka ng parang sa isang kabayo o aso. Babalahibo rin raw ang katawan. Pansin din niya ang naglalaway na bibig nito at ang mga matutulis ng ngipin habang gumagawa ng tunog ng parang sa asong malapit ka ng lapain. Sumigaw si Reyes at tinawag ang mga kasamahan niya. Agad naman tumakbo palayo sa may damuhan yung tinutukoy na aswang. Hinabol nila yon pero sobrang bilis daw nito. Napansin ni Reyes na may mabilis na gumagalaw sa may damuhan kaya't alam niya na yung aswang yon. Pinaputukan daw niya. Natigil daw saglit yung nilalang. Pero nung malapit na siya, ay bigla na naman ito muling tumakas at tumakbo papalayo sa anila. Pinilit na habulin ng iba yung aswang. Pero si Reyes huminto na. Napansin niya yung dugo sa may damuhan. Senyales na natamaan niya ang nilalang. Hindi na nila muling nakita pa yung nilalang. At natigil na rin ang pagkawala ng iilang tao sa kanilang komunidad sa siyudad ng Cebu. Ito lang ang kwento ko, boss. Sana ay mabasa ninyo. Magandang araw. Tawagin niyo lang akong Marjun mula sa Cebu. Dahil marami na rin akong kwentong nadidinig na mga kwentong ibinabahagi dito, ay nais ko rin ibahagi itong sarili kong kwento. Karanasan ko ito noong nagtatrabaho pa lang ako bilang security guard ng SM. Sa lugar namin ay hindi na bago ang mga kwento tungkol sa aswang, lalo na sa mga lugar na malayo sa bayan. Pero ang sabi ko noon, isa ako sa mga masaswerte na hindi pa nakakakita mismo ng totoong aswang. Noon, ang oras ng duty ko ay mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Dahil hindi pa gaanong kalaki ang sahod noon, hindi na ako naghanap ng boarding house sa malapit sa trabaho. Sa isip ko kasi ay doble gastos pa yon dahil magbabayad pa ng renta, tubig at kuryente.
gagastos din para sa pagkain. Ang ginawa ko noon, unti-unti kong inipon ang sahod ko bilang security guard para may maipang daw sa kukunin ko motorsiklo na ginawa kong service tuwing papasok ng trabaho. Dahil nga medyo may kalayuan ang trabaho ko mula sa bahay, ay naging mas convenient sa akin ang pagkakaroon ng motor. Hindi ko lang ito nagagamit sa trabaho, kundi paghatid din sa kapatid ko sa pagpasok niya sa school. At ang pinaarason kung bakit ako kumuha ng motor ay para hindi na rin maabala si tatay sa pagsundo at paghatid sa akin tuwing gabi. Dati kasi nung wala pa akong motor, sinusundo ako ni tatay sa babaan ng tricycle. May tricycle din kasi siya. Maliban sa matanda na siya, sobrang dilim pa ng daan dahil walang street lights dun sa amin noon. Halos puro puno ng akasya ang nasa magkabilang bahagi ng daan. At sa tuwing sinusundo nila ako, ay hindi nawawala sa napagkukwentuhan namin ang nadidinig niyang tunog ng tik-tik na sumusunod umano sa anila palagi. Kaya laking pasalamat ko nang nakakuha ako ng motor dahil mas mapapanatag na ako tuwing gabi na alam kong nasa bahay lang si tatay pati na rin si nanay. Naging maayos naman ang lahat. Hanggang sa naging usap-usapan sa amin na may isang taga doon ang nakakita daw ng babaeng nakatuwad na nasa gitna ng madilim na daan. Nahagip daw ito ng dala niyang flashlight habang naglalakad pa uwi mula sa kanyang trabaho. Dahil sa takot raw nito, kumalipas siya ng takbo pabalik sa sakayan ng tricycle upang makahingi ng tulong. Hinabol umano siya ng babaeng yon. Ngunit sa kabutihang palad, hindi siya nito naabutan. At nagkataon din na may dumaang truck na agad niyang pinara at hininga ng saklolo. Dahil sa kwentong yon, ay nag-alala si nanay at tatay sa akin. Dahil gabing-gabi na raw ako palagi kung umuwi. Ang ginawa ni tatay noon, binigyan niya ako ng kutsilyo na gawa raw sa tanso. Tumanggi man akong dalhin yon, ay nagpumilit pa rin sa tatay. Sinabi niya mas maigi nang may magamit akong panlaban at proteksyon. Kaya napilitan akong kunin ang kutsilyo bago umalis patungo sa trabaho. Kinagabihan, ipinaalam ko sa bahay na baka madaling araw na akong makauwi. Dahil tinanggap ko ang alok na overtime sa akin ng bisor. Maigi na rin yon pandagdag sahod. 2 oras akong nag-overtime dahil hindi ko napaghandaan ang antok na naramdaman ko. Agad ako nagpaalam sa kasama kong naka-duty at dali-dali nagtungo sa parking lot para kunin yung motorsiklo ko. Dahil saktong 12:00 na ng hating gabi ay sumagi sa isip ko yung kwento tungkol sa babaeng nakatuwad sa gitna ng daan. Kaya nilabas ko yung kutsilyong pinadala sa akin ni tatay mula sa toolbox ng motor at ilipat ko yon sa bulsa ko ng dala kong bag. Para kung magkataon man, mabilis ko yung madudukot. Halos mag-aalauna na noon ng madaling araw nang maarating ako sa madilim na daan papasok sa amin. Mabagal lang kasi yung patakbo ng motor ko dahil sa antok. Muli na namang pumasok sa isip ko yung nangyari sa kapitbahay namin at medyo nakaramdam ako ng takot. Pinilit ko yung baliwalain. Inaliw ko na lang yung sarili ko sa pamamagitan ng pagsipol dahil medyo malayo-layo pa yung biyahe. Nang may naaninag akong kung ano sa gitna ng daan, mga ilang metro ang layo mula sa akin. Mas itinaas ko yung ilaw ng motor at tinitigang mabuti yung bagay na yon. Pero dahil medyo malayo pa ako mula sa kinaroroonan nito, ay hindi ko matukoy kung ano. Lumapit pa ako ng bahagya at medyo binagalan yung takbo ng motor. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan at kumabog ng malakas yung dibdib ko dahil sa kaba at takot nang mapagtanto ko yung nasa gitna ng daan. Naisip ko na marahil yun yung babae sa kwento ng aming kapitbahay. Dahil halos mga nasa 3 dipa na lang yung layo ko mula sa kanya, malinaw kong natitigan yung kabuuan niya. Isang babaeng mahaba ang buhok na naatuwad sa gitna ng daan. Makapal ang mga balahibo niya sa kamay at paa at tumutulo ang malapot na laway mula sa bibig. Naangisi pa siya ng nakakakilabot. Agad kong nilipat sa harap ko yung malaking bag na dala ko at mabilis na hinugot yung kutsilyo mula sa bulsa. Hinigpitan ko rin yung helmet na suot saka mahigpit na hinawakan yung kutsilyo. Mabilis kong pinaharurot yung motor patungo doon sa kinaroroonan ng babae dahil plano ko sanang banggain yon. Tingin ko kasi ay isa yung aswang
Malakas din ang loob ko noon dahil noong mga oras na yon ay may panlaban pa rin naman akong hawak. Habang papalapit sa kanya ay mas lalo ko pang binilisan ang pagpapatakbo ng motorsiklo. Hinanda ko na yung sarili ko noon sa pagbabanggaan namin. Medyo napapikit pa nga ako sa pag-aakalang mabubunggo ko nga siya. Ngunit napatigil ako sa di kalayuan nang wala na akong nabangga at malansang amoy lang ang biglang umaling asaw. Halos nalamig na yung mga kamay ko sa takot at kaba. Ngunit pinilit ko pa rin paikutin yung motor at humarap sa kinaroroonan ng babae. Nang wala na akong makita sa gitna ng daan, kinuha ko yung flashlight na ginagamit ko sa duty at sinuri yung paligid. Pero wala na talaga yung babae. Yung malansa nitong amoy yung tanging naiwan doon sa lugar. Sa takot na baka bigla itong sumulpot mula sa kung saan at tatakihin ako, muli ko na lang pinaikot ang motor at mabilis itong pinaharurot. Panay pa ang pagmumura ko dahil parang mabagal pa rin ang takbo ng motor. Kahit alam ko sobrang bilis na nito, di ko na nga alintana yung mabatong daan. Medyo nakahinga ako ng maluwag nang matanaw ko na yung bahay ng aming kapitbahay na nakabukas pa ang ilaw kahit madaling araw na. Medyo nagtaka ako nang mapansing unti-unting lumalabo yung paningin ko, kaya mas binilisan ko na ang takbo ng motor. Nang maarating ako sa tapat ng bahay ay nakita ko agad si nanay at tatay na naghihintay sa akin. Tinanggal ko na ang helmet ko at kinurap yung mga mata ko. Doon ko lang napagtanto na naiyak pala ako. Mas bumuhos pa ang luha ko nang marinig ko ang boses ni nanay na nagtatanong kung okay lang daw ba ako. Patakbo na ako nung pumasok sa balkonahe at niyakap si nanay at tatay. Hindi ko na nga naayos noon yung pagpapark ng motor dahil biglang tumahol yung aso. Kasabay noon ang pag-alingasaw ng pamilyar na malansang amoy sa paligid. Kaya agad kong kinuha yung kutsilyo mula sa sahig at dali-daling pinapasok si nanay at tatay. Nilak ko rin ang mga pinto at bintana. Nang mapagtanto ni tatay ang nangyayari ay mabilis naman niyang kinuha yung itak at buntot pagi niya. Sabay pa kami nagmasid noon at nakiramdam sa paligid. Di nagtagal, unti-unting nawala yung malansang amoy at tumigil na rin sa pagtahol yung mga aso. Doon lang ako napanatag. Detalyado kong kinuwento ang nangyari kina nanay at tatay habang kumakain dahil pinilit pa nila akong kumain bago matulog. Ilang ulit nila akong pinayuhan na magdobli ingat. Sinabihan din nila ako na baka pwede kong pakiusapan yung bisor ko na ilipat na lang ako sa mas maagang oras ng duty. Ginawa ko rin yun at agad naman naaprubahan. Ngunit di nagtagal, nag-resign ako dun sa trabaho dahil nakatanggap ako ng offer sa Manila na mas malaki ang sahod, kaya agad kong tinanggap. Sa ngayon boss, ay may sarili na akong pamilya at dito pa rin kami nakatira sa Manila. Sina nanay, tatay at yung kapatid ko ay nanatili sa Cebu pero lumipat na ng bayan kung saan mas safe. Hanggang dito na lang ang kwento ko, boss. Tawagin niyo na lang akong Mark mula sa Pasig. Simula pa pagkabata ay nakasanayan ko ng magtanim ng galit sa aking kapwa. Naging mapagmalaki ako dahil lang galing ako sa isang yayamaning pamilya. Palagi ko nung pinagmamayabang sa mga may hirap kong kalaro ang mga bagay na meron kami at wala sila. Hindi ko alam noon na ang lahat ng yon ay magdudulot ng di matutumbasang sumpa na naningil sa labis kong kahambugan. Nung bata pa nga ako ay may isang batang kapos sa buhay sa aming barangay. Tawagin natin siyang Tomas. Naglalaro kami noon at sa isang pagkakataon inubos ko yung perang baon niya na 20 pesos. Para sa akin, biro lang yon. Pero hindi ko alam na malaki na pala para sa kanya yon. Nang malaman ng kanyang ina ang nangyari, hindi siya nagdalawang isip na pumunta sa aming bahay at isumbong ang kabulastugan na ginawa ko. Pinagalitan ako ng aking mga magulang at nangako akong ibabalik ang pera. Pero hindi ko naman ginawa. Hanggang sa paglaki ko, patuloy lang ako sa mga hindi magandang gawain.
Naglanakaw pa nga ako noon ng candy mula sa tindahan ng lolo ko at nagsisinungaling pa ako sa school para itago ang aking pagkukulang. Ipinagmamalaki ko noon ang aking kasinungalingan at naging marahas sa mga taong hindi ko maintindihan. Pero sa bawat masamang gawain ko ay parang naramdaman kong may nanunood sa akin. Yung parang naghihintay lang siya at nagmamasid ng mga kilos ko. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad ako pa uwi mula sa school, nakaramdam ako ng may malamig na hangin na humampas sa buo kong katawan. Pagkatapos ay parang may tumulak sa akin kaya nadapa ako. Mula sa pagkakaluhod, narinig ko ang isang matinis na tinig na nagsasalita sa akin. At ang sabi, ito na ang simula ng iyong pagbabayad. Hindi ko yun naintindihan, pero naramdaman kong may kakaiba at masamang mangyayari. Biglang nanginig ang lupa kung saan ako nakaluhod at nagsimula akong mahulog papunta sa malalim at madilim na agubatan. Sa gitna ng madilim na agubatan, naroon ang mga espiritu ng mga taong aking nasaktan at inalipusta. Sila yung mga multo ng mga kasalanan ko. At sa bawat hakbang ko, lumalapit at pilit akong kinukonsensya. Ipinakita nila sa akin ang kanilang mga paghihirap at ilang mga pangarap na hindi natupad dahil sa aking masamang gawain. Lumipas sa mga oras at mga araw, ay patuloy pa rin ako sa paglalakad at sinusundan lang ako ng mga multong ito. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Hindi ko rin alam kung paano makabalik. Ang tanging magagawa ko lang ay ang patuloy na maglakad sa masukal na gubat habang binabantayan ako ng mga multo ng mga taong naagarbyado ko. Ayaw nila akong tantanan. Gusto ko rin magtago mula sa kanila pero hindi ko magawa dahil lahat ng kilos ko ay naroon sila. Hanggang sa naglaho na lang bigla ang masukal na agubatan. Nagising ako na nasa ospital na. Tinawag pa ng mga magulang ko yung doktor dahil nagising na raw ako. Tinatanong nila ako kung okay lang ba ako. Nagtataka naman ako noon kung bakit ako nasa ospital. Ang sabi nila ay halos 5 araw na raw akong tulog. Hindi ako magising sa di malamang dahilan. Okay naman daw yung mga test na ginawa sa akin. Sadyang hindi lang daw ako magising. Inisip ko kung lahat ba ng naranasan ko ay panaginip lang. Pero para kasing totoo na nangyari sa akin at naaalala ko pa. Natandaan ko yung mga taong ginawan ko ng masama at nakaramdam ako ng konsensya bigla. Narealize ko rin kasi na kaya wala masyadong magandang nangyayari sa buhay ko ay siguro karma ko yon sa lahat ng mga katarantaduhang ginawa ko. Humingi ako ng tawad sa mga taong naagrabyado ko at sinubukan kong mamuhay ng maayos. Yung mga masamang ginawa kasi natin ay nagdudulot ng masamang epekto hindi lamang sa iba kundi sa atin rin. Pero kapag nagsisi ka naman at sinubukang ituwid ang iyong mga pagkakamali, maaari nating baguhin ang takbo ng ating buhay at maging ang buhay ng mga nakapaligid sa atin. Ito lang po ang kwento ko sa ngayon, sir. Sana po ay mabasa ninyo. Hello sa lahat. Tawagin na lang akong Makoy mula sa Bulacan. Nakakahiyaman sabihin, pero dati, isa akong tambay na umaasa lang sa mga magulang at sa jowa ko. Minsan, nagkakapera ako sa pa-extra-extra lang, pero sobrang dalang. Sinubukan ko nun mag-apply ng trabaho, pero ni isa, walang tumawag. Nagkakapera lang ako at nagkakaroon ng ambag sa bahay dahil nga sa jowa ko na nagbibigay sa akin tuwing sahod niya. Hindi naman din ako manhid, kaya ramdam ko yung hirap at pagod ng jowa ko sa trabaho para mapagbigay sa magulang niya, pati na rin sa akin. Kaya minsan, naisipan kong maghanap ng mauutangan para sa pinaplano kong pagbili ng motor, kahit second hand lang. Ang importante ay maayos pa. Nagkataon naman noon na yung isang kaibigan ko ay naghahanap ng buyer ng motor ng kanyang pinsan, kaya tinanong ko yung detalye. Nang magkita kami noon ng jowa ko, na-share ko sa kanya yung tungkol sa binibentang motor at sa plano ko. Hindi ko noon intensyon na humingi sa kanya.
Sinabi ko yon para malaman niya din yung plano ko sa buhay at hindi lang ako puro asa sa kanya. Kaya ang nangyari, sinamahan niya akong i-check yung motor mula sa kaibigan ko. At nagulat ako nang siya mismo yung nag-abot ng bayad doon sa kaibigan ko. Laking pasalamat ko sa jowa ko noon dahil makapag-umpisa rin ako sa wakas at makakabawi sa kanya. At dahil in demand yung mga riders simula pa noon, sinubukan kong mag-apply bilang isang delivery food rider. Sa abutihang palad ay natanggap naman ako agad. Isang linggo nang magsimula na ako sa trabaho ko noon ay may napansin ako dun sa motorsiklo. Simula kasi nung ihatid sundo ko yung jowa ko sa trabaho niya, parang dumodoble yung bigat ng motor. Tuwing naka-duty ako noon ay parang may angkas ako dahil medyo mabigat na tong dalhin. Kapag naman angkas ko yung jowa ko, mas lalo pang bumibigat. Hindi naman ganun kalakihan ang jowa ko since payat siya. Kaya isang beses noon ay pinatesting ko sa isa sa kasama ko sa trabaho yung motor. Pero ang sabi naman niya ay normal yon at ang gaan pang araw dalhin. Kaya naman binaliwala ko na lang. Hanggang sa isang gabi noon, paalis na ako para sunduin yung jowa ko sa trabaho niya. Nagsusuot na ako ng helmet noon at nakasakay na sa motor. Nang maramdaman ko yung mahinang pag-uga na tila ba may sumakay sa likod. Pero hindi ko masyadong pinagtuunan yon ng pansin dahil sa isip ko, kailangan ko na magmadali dahil malapit na yung uwian ng jowa ko. Pagkatapos kong ayusin yung helmet ko, agad ko nang pinaandar yung motor at nagmamadaling umalis. Habang nasa biyahe, medyo kakaiba yung pairamdam ko kaya pa na yung tingin ko sa likod gamit yung side mirror. Ilang minuto pa ang lumipas. Habang binabaybay ko ang mahabang highway papunta sa opisina ng jowa ko, nakaramdam ako na parang may mga kamay na humawak sa bewang ko. Kaya bahagya akong binagalan yung patakbo ng motor at mas nakiramdam. Panay pa rin yung check ko sa likod gamit yung side mirror. Patuloy pa rin ang mabagal na pagpapatakbo ko ng motor nang maramdaman ko yung paghigpit ng hawak ng kamay sa bewang ko. Doon na ako nagsimulang kabahan. Naghanap muna ako ng pwede mapaghihintuan na matao at maliwanag na lugar at doon ko tinigil yung motor. Pagkahintong pagkahinto, agad akong bumaba at kinapa yung bewang ko hanggang likod. Pagkatapos ay chinek ko rin yung motor. Nagtaka siguro yung ibang mga taong nakatambay sa hinintuan kong tindahan kaya may isang nagtanong sa akin kung okay lang daw ba ako. Dahil sa takot ay sinabi ko sa lalaki nagtanong yung nangyari sa akin habang nasa biyahe. Bakas naman sa mukha niya yung pagtataka. Dahil naisip ko na baka naghihintay na sa akin yung jowa ko, nagdesisyon na lang akong umalis para sunduin na siya at makauwi na kami agad. Bago pa man ako makaalis, ay tinanong pa ako ng lalaki kung ako daw ba yung unang may-ari ng motor at kung nadala ko raw ba sa simbahan para ipabless. Napailing na lang ako ng tanggi. Mabilis yung pagpapatakbo ko ng motor noon habang balot pa rin ang takot dahil ramdam ko pa rin yung mahigpit na paghawak ng mga kamay sa bewang ko na para talagang may nakaangkas sa likod. Nang maarating na ako sa harap ng opisina ng jowa ko, naabutan ko siyang naghihintay na sa akin. May takot man, pinilit kong gumiti at humaktong walang nangyayaring kakaiba. Agad na kaming bumiyahe pa uwi dahil kita sa mukha niya yung sobrang pagod. Habang nasa daan, nararamdaman ko ang bigat na parang dalawang tao yung angkas ko. At hindi nagtagal, narinig ko na ang pagreklamo ng jowa ko na parang ang sikip naman daw ng motor, gayong dalawa lang naman kami. Dinahilan ko na lang na baka dahil yon sa lalagyan ng helmet na ikinabit ko kanina. Pero patuloy pa rin siya sa pagrereklamo. Dahil nakakapit sa bewang ko yung jowa ko, ilang saglit pa, naramdaman ko yung biglang pagkapit ng dalawang kamay sa may balikat ko na ikinaigtad ko dahil sa gulat. Lihim pa akong napadasal noon na sana maarating kami sa bahay ng ligtas o kaya ay walang masamang mangyari sa amin. Laking pasalamat ko naman dahil naiuwi ko yung jowa ko ng ligtas. Pagkapasok namin sa bahay nila, doon ko kinuwento sa kanya yung nangyari kanina habang nasa biyahe kami. Kita sa mukha niya yung pagkabigla at takot. Doon na nila ako pinatulog sa bahay
dahil sa takot na baka may mangyaring masama sa akin habang nagbabiyahe ako mag-isa. Kinaumagahan, bago pumasok dun sa trabaho, naisipan kong puntahan yung kaibigan kong binilhan namin ng motor. Nagtanong ako tungkol sa dating may-ari nun. Doon ko napag-alaman na binili pala ang motor na to ng pinsan niya at ng jowa nito dahil matagal na raw nilang pangarap na makabili ng sariling motor. Pero sa kasamaang palad, naaksidente raw ang mga to habang bumabiyahe galing sa isang party. Naging critical daw ang lagay ng dalawa. At hindi nagtagal, binawian daw ng buhay yung girlfriend ng pinsan niya. Nagulat pa nga raw sila nang naipaayos pa ang motor at maayos pang nakatakbo dahil malaki raw talaga ang sira nito. Hanggang sa naging okay daw ang kalagayan ng pinsan niya. Araw-araw na lang daw itong umiiyak sa tuwing nakikita yung motor na binili nila nang namayapa niyang kasintahan. Kaya naman napagdesisyonan daw ng magulang nito na ibenta na lang para makapagsimula ng mag-move on yung anak nila. Sa nalaman kong yun, naisipan kong ipabless yung motor sa simbahan. Hanggang sa kalaunan, nakapag-ipon na ako ng sapat na perang pang-down sa motor na gusto kong bilhin. Ibinenta ko yung motor sa mas murang halaga na agad namang binili at yung perang pinambayad ng buyer, dinagdag ko sa perang pang-down sa motor na kinuha ko. Wala na akong naging balita sa bumili ng motor na yon dahil hindi naman personal na kilala ang buyer. Kaya hindi ko rin alam kung naranasan din ba niya yung mga naranasan ko sa lumang motor na yon. Sa ngayon, masaya akong nakakatulong na ako sa bahay at nakakabawi na rin sa jowa ko. May konting ipon na rin akong naitabi mula sa sahod. Bali halos 2 taon na rin to nang mangyari. Ito lang ang kwento ko, boss. Kayo na ang bahalang mag-edit at sana ay mapasama sa mga ilalapag nyo sa channel. Ako si Pablo, lumaki sa isang barangay sa Kainta. Nangyari to mga ilang taon na ang nakakaraan. Wala nang pahinga yung mga magulang ko dahil sa araw-araw na pagtatrabaho para lang maitaguyod ang aming pamilya. Bagamat mahirap ang aming kalagayan noon, marami naman akong pangarap at determinado sa buhay. Ngunit dahil sa pag-aambisyon ko noon, hindi ko na alam kung anong magiging epekto noon sa iba. Nabuhayan ako noon nang maapasa sa entrance exam sa isang universidad sa Maynila. Yun na ang pagkakataon ko para magkaroon ng magandang buhay kinalaunan at maiahon ng pamilya ko sa kahirapan. Kahit na mag-aaral ay kailangan ko pa rin magtrabaho bilang tutor para naman magkaroon ng allowance. Ayoko kasing iasa yon sa mga magulang ko. Hindi madali pero naging pursigido ako para sa pangarap. Doon sa universidad na pinapasukan ko noon, may ilan akong mga kaklase na hindi masyadong naiintindihan ang lectures ng professors. Naisip ko na yun ang tamang pagkakataon para kumita ng extra. Sinabi ko sa kanila na pwede ko silang turuan sa mga subjects na hindi nila maintindihan. Syempre, hindi libre ang lahat dahil nga kailangan kong kumita. Pero hindi ko muna inalam kung may kaya ba sila sa buhay o kaparehas lang din ang sitwasyon ko na hikahos. Basta ang mahalaga sa akin ay kumita. Dahil sa pagtutor ay nakabili na ako ng mga bagay na dati ay hindi ko mabili. Nakalipat na rin ako sa mas tahimik at mas maluwag na boarding house. At mas lalo pa ako naapag-ipon dahil nadagdagan ang mga estudyante na gustong magpa-tutor sa akin. Pero napapansin ko na imbis matuto ay mas lalo pang nahihirapan ang mga tinuturuan ko. Maayos naman ako magturo at magpaliwanag. Nakikita ko naman silang nagsusumikap para matuto. Pero parang may mali. Para bang mas lalo silang walang natututunan. Nung minsan ay may lumapit sa akin isang kaklase ko. Gusto raw niyang magpaturo sa akin pero kapos naman siya sa budget. Dahil mas priority ko ang nagbabayad ay binigyan ko na lang siya ng lecture ko at sinabi kong busy ako sa pagre-review kaya yun lang ang maitutulong ko sa kanya. Napansin kong malungkot siya habang papalayo. Hindi naman talaga ako nagre-review noon dahil para sa akin ay sisiw lang ang mga quiz at exam. Pero nang dumating ang midterms ay saka naman ako nagka-mental block.
wala akong naisagot ni isa sa mga tanong. Tinatanong ko pa nga ang sarili ko kung anong nangyari, pero wala akong maisip na dahilan. Isang araw, habang nagpapahinga sa aking dorm, ay bigla akong nakarinig ng mga katok. Nang buksan ko ang pinto, bumungad yung isa kong kaklase na tinuturuan. Nangangayayat siya at ang laki pa ng eye bags. Pinapasok ko naman siya at naghihingalo siyang kinuwento ang tungkol sa kalagayan niya. Gusto raw niyang turuan ko siya sa isang subject namin dahil may exam kami bukas. Pero nakikiusap siya kung pwede bang saka na lang niya bayaran dahil matagal na raw siyang hindi nakakain ng maayos. Hindi na raw kinaya ng kanyang pamilya ang gastusin para sa kanyang pag-aaral. Napaluha naman ako sa narinig. Pagkatapos ay binagabag ng konsensya. Bigla akong napaisip kung ano ba yung nagawa ko at hindi ko man lang siya matingnan sa mata. Bigla ba akong nagsisi? Tinutulungan ko nga sila pero humihingi naman ako ng mas malaking kapalit. Ni hindi ko man lang naisip yung kalagayan o sitwasyon nila, kung kapareho ko bang naghihirap at ginagapang lang ng pamilya para maapagtapos. Sa madaling sabi, yung sarili ko lang ang inisip ko. Simula nung araw na yon ay mas inunawa ko ang kapwa ko na hindi dapat nanlalamang para lang sa ikaaangat ko. Naglaan na rin ako ng oras at tulong para sa mga estudyanteng nangangailangan ng tulong ko pagdating sa pag-aaral. Sa mga nagdaang taon, dun ko mas naunawaan ang balik ng karma. Pwede kasing masama o mabuti ito, depende sa intensyon at mga ginagawa mo sa buhay. Pasensya na sir kung hindi nakakatakot itong kwento ko, pero sana ay mabasa pa rin ninyo. Marami sa mga Pilipino ang napipilitang magtrabaho sa ibang bansa para kumita ng mas malaking pera. Ang iba naman ay pinili na doon talaga dahil sa kanilang propesyon. Pero paano kung ikaw ay nagtrabaho sa ibang bansa at imbis na masayang pamilya ang sasalubong sa iyo pagka-uwi mo, ay tatlong mga labi pala ang maaabutan mo sa pamamahay niyo? Ito ang isa sa pinakamalaking murder case sa Pilipinas, ang kaso ng mga Visconde o kilala bilang Visconde Massacre. Isa itong multiple homicide na ginawa sa mga miyembro ng pamilya Visconde noong June 30, 1991 sa kanilang tahanan sa BF Homes, Parañaque City. Si Estrelita, 49 years old, ay nagtamo ng 13 saksak. Si Carmela, 18 years old, ay nagtamo ng 17 saksak at kinahasa bago siya pinatay. At si Jennifer naman na bunsong anak, 6 years old, ay may 19 na saksak. Si Lauro Visconde, ang asawa ni Estrelita at ama ni na Carmela at Jennifer, ay nasa Estados Unidos at nagtatrabaho noong nangyari ang krimen. Umuwi na lamang ito at naabutan na patay na ang kanyang mag-iina na siyang ikinadurog ng kanyang puso. Ang pangunahing sospek ay si Hubert Webb, anak ni Freddie Webb na kilala bilang isang sikat na aktor, dating basketball player, dating congressman at senador. Ang iba pang nasasakdal ay sina Antonio Lejano II, Hospicio Fernandez, Michael Gatchalian, Miguel Rodriguez, Peter Estrada, Joey Filart at Artemio Ventura. Ang lahat ng ito ay kilala galing sa angkan ng mga mayayamang politiko, negosyante at alagad ng batas. Naging isa ito sa mga pinakamaiingay na kaso sa Pilipinas na inilarawan ding Trial of the Century. Ang mga lalaki ay hinatulan ng Parañaque Regional Trial Court na pinagtibay ng Court of Appeals. Maliban kina Filart at Ventura na nahatulan ng ib abstensya. Nagsimula ang paglilitis noong August 1995 sa harap ni Parañaque City RTC Judge Amelita Tolentino. Noong una ay walang matibay na ebidensya laban sa mga sospek. Pero nagbago ang lahat nung lumabas si Alfaro bilang isang star witness. Nagpatotoo si Alfaro na kilala niya ang mga sospek at siya ay nasa bahay ng Visconde nang gawin ng mga sospek ang krimen. Sa salaysay ni Alfaro, pagkatapos ng sesyon ng droga kasama ang grupo, ginawa umano ni Hubert Webb ang kanyang planong panggagahasa kay Carmela Visconde.
Nais ni Webb na sumama sa kanila si Alfaro, ang nobya noon ng isa sa mga akusado na si Peter Estrada, dahil pinayagan lamang ni Estrelita Visconde ang kanyang anak na lumabas at magkaroon ng babaeng bisita. Sinabi ni Alfaro na habang sinusundan ni Webb si Carmela sa dining area, nagpasya siyang lumabas para manigarilyo. Mula roon ay nakita umano niya si Lejano at Ventura na kumuha ng kutsilyo sa drawer ng kusina, habang ang iba pang barkada ay nagsilbing lookout. Sinabi ni Alfaro na pinatay si Estrelita bago nagsimulang halayin ni Webb si Carmela. Nagising si Jennifer at nang makitang kinaharas ni Webb ang kanyang kapatid, tumalon ito sa kanya at kinagat siya. Kilala rin kasi ang batang kapatid ni Carmela na protective sa kanya. Pagkatapos maagat ng bata, ay nainis umano ito at hinagis niya ang batang babae sa isang pader at doon na sinimulang pagsasaksakin ito. Sinabi ni Alfaro na pagbalik niya sa bahay ay nakita niya ang bangkay ni na Estrelita at Jennifer sa kama habang ginagahasan ni Webb si Carmela sa sahig. Salitan din si Lejano at Ventura na hinalay si Carmela bago nila tapusin ang buhay nito sa pamamagitan ng maraming saksak. Sinabi ni Alfaro na ang pulis na si Gerardo Tubiong ay inutusan ni Webb sa pamamagitan niya na ayusin ang bahay kung saan nangyari ang insidente. Nabanggit ni Alfaro na naasalubong niya si Byung sa Faces Disco sa Makati noong March 1995 at ipinaabot sa kanya ang alok ng grupo na bigyan siya ng libreng ticket sa Estados Unidos para manahimik. Idinagdag niya na binalaan siya ng sospekta si Miguel Rodriguez na mananahimik ka o mamamatay ka sa parehong disco noong April 1995. Na siya namang nag-udyok sa kanya na kusang isumite ang sarili sa NBI para humingi ng proteksyon. Ayon sa footage ng paglilitis, kinilala ni Alfaro ang lahat ng nasasaktal sa anilang mga pangalan. Kinustyo ng depensa ang kredibilidad ni Alfaro na inamin niyang nasa ilalim ng impluwensya ng droga nang masaksihan umano niya ang krimen at hindi magtugma ang mga pahayag sa kanyang dalawang affidavit. Sa unang testimonya kasi nito ay sinabi niya na hindi siya pumasok ng bahay, bagay na iba naman ang pagkakasabi niya sa pangalawang testimonya. Sinabi ni Alfaro na siya ay nagkaroon ng reserbasyon nung una niyang isinagawa ang unang affidavit at pinigilan niya ang sarili na sabihin ang ilan sa mahalagang impormasyon dahil sa kanyang natural na reaksyon ng kawalan ng tiwala. Patuloy pa rin naman na pinanigan ng hukom si Alfaro kahit na paiba-iba pa ang kanyang statement. Mas tubibay naman ang testimonya ni Alfaro dahil ito ay pinatunayan ng iba pang mga testigo kabilang sina Lolita Berrer, dating ka-live-in partner ng pulis na si Gerardo Byong. Nagsalaysay ito ng paraan kung paano nag-imbestiga at sinubukang pagtakpan ni Byong ang krimen. Sinabi ni Berrer na sinamahan niya ang dating live-in partner na si Byong sa bahay ng Visconde para sirain ang ebidensya at para kunin ang jacket ni Webb na naiwan dito, pati na ang sandata na ginamit nila sa pagpatay. Pinatotohanan din niya na nakatanggap si Byong ng pera galing sa isang bahay na kalaunan ay nalaman niyang pag-aari ni noon ay Paranaque Congressman Freddy Webb. Bumoses din ang mga kasambahay ng pamilya Webb na sina Mila Gaviola at ni Risa Rosales. Pareho silang tumistigo na nasa bahay si Hubert Webb noong June 30, 1991. Bandang alas 4 ng umaga noong June 30, 1991, nagising umano si Gaviola at pumasok sa mga silid-tulugan upang kunin ang maruming labahan ng Webb at hugasan nito bilang bahagi ng kanyang trabaho. Sinabi niya na nang pumasok siya ng silid ni Hubert, nakita niya itong nakasuot lang ng pantalon, gising at naninigarilyo sa kama. Habang naglalaban ng damit ni Hubert Webb, sinabi ni Gaviola na may napansin siyang mga sariwang bahid ng dugo sa kanyang kamiseta pagkatapos ng maglaba. Pumunta siya sa servants' quarters. Ngunit dahil sa pagkabalisa, nagpasya siyang umakyat sa stockroom malapit sa silid ni Hubert upang tingnan kung anong ginagawa nito. Sa nasabing stockroom, may maliit na pinto na papunta sa kwarto ni Hubert. At sa pintong yon ay may maliit na siwang kung saan nakikita niya noon si Hubert at ang mga kaibigan nito na umaamoy ng kung ano. Napansin niya si Hubert na medyo nairita, hindi mapakali
at naglalakad-lakad papunta at pabalik sa loob ng kanyang kwarto. Ang mga security guard naman na sina Justo Cabanacan at Normal White ay tumistigo rin. Sinabi ni Cabanacan na pumasok si Webb sa subdivision kung saan matatagpuan ang bahay ng Visconde ilang araw bago ang massacre, at ipinakilala pa niya ang kanyang sarili bilang anak ni Congressman Webb noon. Sinabi naman ni White na nakita niya ang tatlong sasakyan na pumasok sa subdivision noong gabi ng June 29, gaya ng patotoo ni Alfaro. Pinatunayan din ni White na ang pulis na si Gerardo Biong ang unang dumating sa pinangyarihan ng krimen. Ang iba pang mga testigo ng pag-uusig ay sina Carlos J. Cristobal na nag-akusa na noong March 9, 1991. Siya ay isang pasahero ng United Airlines Flight Number 808 patungong New York at nagpahayag ng pag-aalinlangan kung si Hubert Webb ay kasama niyang pasahero sa biyahe. NBI Medical Legal Dr. Prospero Cabanayan, Belen Dumetita at Teofilo Minoza, dalawa sa mga kasambahay ng Visconde, at Manciano Gatmaitan, isang engineer. Lumaban naman ang depensa ng panig ni na Webb. Ang depensang panig nito ay kumuha ng mga dokumento at iniharap ang 95 na saksi, kabilang si Hubert Webb mismo at ang kanyang ama, kasamang iba pang mga kamag-anak at kaibigan upang suportahan ang alibay ni Webb na siya ay nasa Estados Unidos mula March 9, 1991 hanggang October 26, 1992. Noong October 1, 1996, inamin ni Judge Amelita Tolentino na 10 lamang sa 142 na ebidensyang iniharap ng depensa ang kanyang tinanggap. Sa ilalim kasi ng batas ng Pilipinas, sa pangkahalatan, ang alibay ang pinakamahinang depensa na pwedeng gamitin, lalo na kung merong direktang testimonya ng isang nakasaksi na nararapat na pinatunayan ng iba. Kabilang sa mga ebidensya na hindi tinanggap ni Judge Tolentino ay ang note verbal mula sa United States Embassy sa Manila na nagsasabing pumasok si Webb sa Estados Unidos noong March 1991 at umalis noong October 1992. Kasabay ito ng kanyang passport at Philippine Immigration Records, ngunit na-dismiss ng Tolentino dahil sa paniniwalang posibleng mapeke ang mga dokumentong ito dahil nga sa mapera sila at may kakayahan. Bukod dito ay tinanggihan ni Judge Tolentino ang kahilingan ni Webb na isailalim ang mga sample ng similya sa DNA testing sa paniniwalang maaaring hindi na pwede ang mga sample para sa kanilang paghatol. Noong July 24, 1997, binanggit ng Korte Suprema na nagkamali si Tolentino nang tumanggi siyang tanggapin ang 132 pieces ng ebidensyang iniharap ng depensa. Bagamat ang mga ito ay inamin na sa huli sa korte sa pamamagitan ng kautosang inilabas si Tolentino. Kabilang sa mga saksi ng depensa ay si Artemio Sakaging, isang dating opisyal ng NBI. Sinasabi nito na ang tumistigo na si Alfaro ay isang asset ng NBI at nagboluntaryo lamang nagampanan ng papel ng nakasaksi dahil hindi niya maipakita ang aktual na saksi sa mga pagpatay sa Visconde. Ang dating opisyal ng NBI na si Pedro Rivera ay ibinasura bilang kasinungalingan ang testimonya ni Sakaging. Ayon kay Rivera, si Sakaging ay hindi kailanman bahagi ng NBI team na itinalaga upang mag-imbestiga sa Visconde Massacre at kinuha ng kanyang dating kasamahan ang pahayag ni Alfaro noong April 1995 nang walang presensya ng abogado. Si Sakaging ay lumubag sa mga alituntunin sa pagkuha ng mga affidavit mula sa mga testigo. Very dubious ang intensyon niya, banggit pa nito. Noong January 6, 2000, nagbitaw naman si Judge Tolentino ng kanyang desisyon at hinatulang nagkasala sina Hubert Webb, Peter Estrada, Hospicio Fernandez, Michael Gatchalian, Antonio Lejano II, at Miguel Rodriguez nang lampas sa maatwirang pagdududa sa krimen ng rape with homicide. Hinatulan sila ng reklusyon perpetua at inutusang bayaran ng pamilya Visconde ng 3 milyong piso para sa mga pagpatay. Dalawa sa mga akusado ang nanatiling takas sa batas, sina Joey Fillart at Artemio Ventura. Si dating Paranaque Police, Gerardo Biong, ay hinatulang guilty bilang accessory sa pagsunog ng bedsheets at paikialam sa iba pang ebidensya ng krimen. Siya ay sinentensyahan ng 11 taon na pagkakabilanggo. Nakalaya si Biong mula sa kulungan noong November 30, 2010.
matapos ang kanyang sentensya. Sinabi niya na ang mga saksing nakabase sa US na karamihan ay mga kamag-anak o kaibigan ng pamilyang Webb ay nakaranas ng selective memory syndrome. Binanggit niya ang testimonya ni Alex Del Toro, asawa ng kamag-anak ni Webb, na nagsabing kinuha niya si Hubert Webb bilang isang empleyado sa kanyang kumpanya ng pesticide sa California. Parehong hindi mailarawan ni Webb at Del Toro sa korte kung ano ang trabaho ni Hubert, sabi ni Tolentino. Nahirapan din si Tolentino na paniwalaan na nagtrabaho si Webb sa isang kumpanya ng pesticide dahil siya ay asthmatic at allergic sa iba't ibang substance. Ang testimonya ni Webb ay sinalungat din ng iba pang mga testigo ng depensa na nakabase sa US na nagsabing karaniwan nilang nakikita siyang pumupunta sa beach, nasa mall, nagbabar hopping o naglalaro ng basketball. Sinabi rin ni Tolentino na ang mga litrato at videotape na sinasabi nagpapakita ng Webb sa Estados Unidos ay tila ginalaw o pineke lang. Sinabi ni Tolentino na ang mga certificate na inissue ng US Immigration at Naturalization Service at ang Philippine Bureau of Immigration ay madaling makuha ng maapangyarihang pamilyang Webb. Ang Court of Appeals 3rd Division naman ay bumoto ng 3-2 upang tanggihan ang motion ni Webb para sa muling pagsasaalang-alang at kinatigan ang desisyon ni Judge Tolentino noong December 16, 2005. Nagdesisyon ng korte na tama ang Paranaque RTC sa paghatol kay Webb dahil sa napakaraming ebidensya na nagpakita na si Webb at ang iba pang mga akusado ay kasabwat para sa panggagahasa kay Carmela. At sa proseso, pinatay siya at iba pang miyembro nito ng pamilya. Binago rin ng korte ang paggawad ng danyos mula 100,000 hanggang 200,000 pesos. At pinagtibay din ang paghatol kay Byong bilang kagamitan sa krimen sa pamamagitan ng pag-abuso sa kanyang mga tungkulin upang itago at sirain ang ebidensya para maiwasan ang pagtuklas ng mga krimen. At dahil sa pamamagitan ng pagpayag nito na sirain ang pisikal na ebidensya, pinadali ni Byong ang pagtakas ng punong akusado ng krimen. Noong mga panahon na yon ay nakaramdam na ng pag-asa ang panig ng mga Visconde. Pero hindi rin pala ganoon magtatagal ang hustisya na akala niya ay napasakamay na. Inilaban pa rin ito ng panig ni Webb at napagdesisyonan na iabot ito sa Korte Suprema. Hindi tumigil ang mga Webb at panig dito sa paglaban at pagpapatunay na wala nga si Hubert sa Pilipinas noong nangyari ang krimen. Napagbigyan nga sila ng Korte Suprema dahil iba naman ang naging desisyon nito. Noong April 2010, inaprubahan ng Korte Suprema ang pagsusuri sa DNA na isinagawa sa specimen ng similya na nakuha sa autopsy mula kay Carmela Visconde. Sinabi pa ng pamilya ni Webb na sila mismo ang magbabayad para sa DNA testing. Dito na nalaman na mula sa NBI na wala na silang mga specimen dahil binalik na ang mga ito sa Korte ng Paranaque. Ginamit ito ng mga Webb para maapaghain ng agarang motion dahil sa kapabayaan umano ng gobyerno na pangalagaan ang isa sa pinakamahalagang ebidensya na maapagpapalutas ng kaso. Noong October 8, 2010, naghain si Webb ng isang agarang motion para sa pagpapawalang sala. Noong November 26, 2010, ipinahayag ni Lauro Visconde ang kanyang pagkabahala sa media tungkol sa sinasabing paglabi kay Senior Associate Justice Antonio Carpio para sa pagbaliktad ng hatol na nagkasala. Si Carpio ay tumistigo para sa depensa sa panahon ng paglilitis. Hiniling ng Volunteers Against Crime and Corruption na si Justice Antonio Carpio at ang kanyang pinsan na si Justice Conchita Carpio Morales na huwag makisali habang ang kaso ay napagdesisyonan upang maiwasan ang hindi nararapat na impluwensya sa desisyon ng korte. Ito ay tinanggi ng Korte Suprema dahil si Justice Carpio ang nag-inhibit sa kanyang sarili sa kaso na hindi ito makikibahagi sa deliberation. Nagbago na nga ang lahat dahil noong December 14, 2010 ay binaliktad ng Korte Suprema ang naunang hatol ng mababang hukuman at Court of Appeals at pinawalang sala ang 7 sa 9 na akusado kabilang si Hubert Webb sa kadahilanang nabigo ang prosecution na patunayan na ang akusado ay nagkasala ng walang maatwirang pagdududa. Pinawalang sala ng Korte Suprema si Webb at ang iba pang nalilitis sa korte.
kinwestiyon ng Supreme Court ang kalidad ng testamentong ebidensya na binigay ng mga saksi. Walang ginawang pagpapawalang sala sa dalawang akusado na sina Philard at Ventura na nananatiling at large. Sa 15 justices, 7 ang bumoto para sa acquittal, habang 4 ang hindi sumang-ayon at 4 na justices kabilang si Carpio ang hindi lumahok sa pagboto. Sinubukan pa nga ng panig ng Visconde na hingin sa korte ang pag-iba ng desisyon nito, pero hindi na nagsayang ng oras ang panig ni Webb at isa-isa namang kinasuhan ng mga tumayo laban sa kanila para sila ay makulong. Dahil dito ay hindi na naaresponde pa ang panig ng Visconde at tuluyan na ngang hindi napigil ang paglaya ng mga sospek. Dahil nga sa napalaya na sa kadahilan ng hindi naging malakas ang ebidensya laban dito, naging malabo na ang kaso para sa Visconde. Kung ang mga sospek nga ba talaga ang may kagagawan ay malabong malaman pa. Sila nga ba talaga ang pumatay at gumamit lang ng pera para maatakas? O baka naman dapat lang din mabigyan sila ng katarungan dahil kinulong sila ng walang matibay na ebidensya? Ang katarungan para sa pamilya Visconde ay parabang pinagkait sa kanila at hindi na nila tuluyan pang nakuha. Si Hubert ay nakapangasawa ng babaeng nakilala niya sa bilangguan. Masaya itong nagkaroon ng pamilya matapos ng ilang taon ng insidente sa kaso, habang ang iba naman sa mga sinasabing sospek ay may kanya-kanya na rin buhay. Sila man o hindi ang totoong pumatay sa mag-iina, malinaw na malaya pa rin at paggala-gala lang ang may sala. Habang nagdurusa at tumudugo ang puso ng pamilya Visconde ay malamang sa malamang, parang nabunutan ng tinik ang kung sino man ang pumatay sa kanila dahil hindi man lang sila nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. At hanggang sa ngayon, ang Visconde Massacre ay nananatiling misteryo. Hello po sir. Ako si Trixie, taga Pampanga. Naging TikToker po ako noon at content creator din sa ilang social media sites. Hindi ko na lang po babanggitin ang totoong pangalan ko, pati rin yung persona na gamit ko sa TikTok. Naging kilala ako noon sa aking mga videos ng pranks at kalokohan. Sinasabi ko na ang buhay ko noon ay puno ng kasiyahan at katatawanan. Pero bigla itong nagbago dahil sa isang di inaasahang pangyayari. Isang araw noon, habang nagpe-prepare ako para sa isang nakakatuwang prank video, may matandang lalaki na bigla na lang lumapit sa akin. Mukha siyang nababahala at sinabing huwag ko nang ituloy ang aking binabalak dahil mapapahamak lang daw ako. Hindi ko kilala yung matanda at hindi ko rin pinansin ang kanyang sinabi. Inisip ko lang na baka nababaliw siya. For the content, magsushoot ako sa isang kilalang haunted house sa aming lugar. Famous ito dahil may nakikita raw na mga multo at halos ayaw nang dumaan ng mga tao sa tapat ng haunted house na yon. Pero dahil matapang kami ng aming team, ay sinubukan naming pasukin yon. Nag-umpisa na aming mag-video, pero bigla kaming kinabahan dahil sa mga di maipaliwanag na bagay. May mga bagay noon na bigla na lang matutumba, mga kakaibang tunog, at malakas na hagik-gik mula sa dilim. Na-realize namin na hindi pala biro yung nangyayari at totoong haunted yung lugar. Nag-ikot-ikot pa kami hanggang makakita kami ng isang malaking family painting. Naisip namin na baka sila yung may-ari ng bahay. Vinidyohan namin yung painting hanggang sa napansin namin na parang gumagalaw yung mga mata nila at sinusundan kami ng tingin. Dahil sa kilabot, tinapos na namin ang video at nagsitakpuhan papunta sa pinto. Ang kaso, nakasara ito at hindi namin mabuksan. In short, nakulong kami sa haunted house. May kadiliman pa naman ang lugar at tanging mga flashlights, ring light at cellphone lang namin ang ilaw doon. Mga ilang segundo noon ang lumipas ay may narinig kaming tumatawa, sinundan ng yabag ng mga paa, yung parang may nagkikis-kis sa kahoy na dingding. Bigla ko ang naisip na baka prank yun ng mga kasamahan ko o ng iba at kami ang biktima. Pero nagsisisi akong pinasok pa namin ang bahay. Naalala ko yung sinabi ng matanda na huwag daw naming itutuloy ang balak namin.
at yung biglang pagpasok namin ng bahay nang walang permiso. Yun ang mga kamaliang ginawa namin. Sumagi rin sa isip ko yung mga pranks nung nakaraan. Naisip kong marami-rami din yung mga taong hindi natuwa sa akin at yung nasaktan ko pa. Mga ginulat, pinagbintangan, tapos sasabihing it's a prank. Yung mga taong pinagmukha kong tanga. Naisip kong baka kinakarma na ako dahil sa mga pinaggagawa ko. Yung pangarap na maging sikat sa TikTok at sa ibang social media platforms. Yung mga kagaguhan kong for the content. Maya-maya pa nun ay bigla na lang nagbukas yung pintuan kaya kumaripas kami ng takbo. Mga ilang araw matapos ang insidente ay nahack ang TikTok account ko. Nakaramdam ako ng kaunting panghihinayang pero yung feeling na parang okay lang kahit wala na akong TikTok account. Ni hindi ko na nga siya ni-report sa TikTok para ma-recover. Kumbaga, hinayaan ko na lang. Hindi na rin ako gumagawa ng video contents sa iba o pang social media. At maski ang mga accounts ko pa ron, ay dinelete ko na lang. Hindi ako nang hinayang. Nag-focus na lang ako sa pag-aaral dahil gagraduate na rin naman ako. At sa tinayo kong online business. Kumbaga, clean slate ang naging image ko sa bago kong social media accounts. Tawagin niyo na lang akong Alan. Pulis ang aking ama at tingid sa kaalaman ng nakararami ay tumatanggap rin siya noon ng suhol sa mga kriminal. Buong buhay ko ay palagi na lang akong minamalas. Hindi ko alam noon kung bakit pero parang palaging karambal ko na at para ba akong kinakarma sa mga masasamang ginagawa ng tatay ko. Pero hindi pa doon natatapos dahil dumating noon ang pinakamalupit na kamalasan nang lumipat kami sa isang lumang bahay na puno ng lihim. Matatagpuan yon sa isang maliit na baryo sa may Moncada, Tarlac. Matagal nang walang nakatira doon. Napilitan lang kaming bilhin ang bahay dahil naipatalo ng tatay ko ang bahay namin dahil sa sugal. Nung mga unang araw namin sa bahay na yon, agad naming napansin ang mga nakakakilabot na pangyayari. May mga kaluskos sa gabi, mga anino na bigla na lang lumilitaw, at mga malalakas na tunog mula sa bubong ng bahay. Dahil medyo naniniwala naman sa kababalaghan ng pamilya ko, naghanap kami ng mga paranormal experts para tingnan ang bahay namin. Pagkakita nila ay napaatras sila. Ang sabi na ang bahay raw na yon ay pinamumugaran ng masasamang espiritu at marami na raw ang mga taong nabiktima ng espiritong naninirahan doon. Hindi pa ako noon naniwala na dahil sa espiritu yon, kundi dahil sa kamalasan ng aming pamilya na dulot ni tatay. Nag-decide ako noon na mag-research pa tungkol sa nakaraan ng bahay na yon. Pumunta ako ng munisipyo at natuklasan ko ang lihim. Nung mga panahong bago pa dumating ang mga Amerikano sa ating bansa ay pagmamay-ari ng bahay na yon ng mayaman at maapangyarihang pamilya na kilala sa buong bayan. Ngunit ang mga miyembro ng pamilyang iyon ay pinaghihinalaang mga mangkukulam at gumagamit pa raw ng kapangyarihan para sa anilang sariling layunin. Ang mga ginawa nilang kasamaan na naganap sa bahay na yon at ang mga asangkapan sa bahay na nakuha nila ay nagdulot ng kamalasan sa anilang lahi. Nakita ko rin ang ibang mga larawan ng mga taong nagdusa sa kamay ng pamilyang yon sa nagdaang panahon. Sila marahil yung mga gumagawa ng mga kaluskos at mga bulong na naririnig namin sa gabi. At sa kanila rin malamang yung mga anino na bigla-bigla na lang lumilitaw at nawawala. Sila ang mga kaluluwa ng mga biktima na tila ba patuloy na naghahanap ng katarungan kahit ilang dekada o siglo pa ang nagdaan. Sa bawat araw noon na naatira kami sa lumang bahay sa dulo ng baryo na yon, ay mas lalong tumindi ang mga pangyayari. Nararamdaman namin noon na parang may mga kamay na humahawak sa amin habang tulog kami. At madalas, nagigising kami dahil sa malalakas na ungol kahit wala namang ibang gumagawa nun. Naging parang piyesta ng mga espiritu ang bawat gabi namin sa bahay na yon. Hindi na kami nakapagpigil pa. Nagpaunsulta na kami sa isang albularyo para malaman kung paano yun matatapos. Tawagin na lang natin siyang Aling Magda, isang matandang albularyo sa aming bayan.
dahil sa kanyang mga dasal at ritual, natuklasan niya ang paraan kung paano matatahimik ang mga galit na kaluluwa doon sa lumang bahay. Nang imbitahin nga namin siya sa bahay, ay may nakita na lang kaming mga anino na unti-unting nawawala habang parang tumatawid sa may sobrang liwanag na ilaw. Yung para bang dinala kami sa ibang dimensyon. Marami pang ginawang ritual at dasal si Aling Magda. Pagkatapos ng ginawa niyang yun, ay tumahimik na ang bahay. Wala na yung mga malalakas na tunog at yung mga anino na gumagambala sa amin. Naisip ko na sana ay natauhan na rin si tatay sa kanyang mga ginawang kasalanan. Yung mga pandaraya sa mga tao at yung pagtanggap niya ng mga lagay para proteksyonan ang mga maasalanan dahil babalik yun sa amin. Sa mga ganoong pagkakataon, ang karma ay tila ba maniningil. Tumahimik naman na yung lumang bahay na yon. Pero hindi pa rin namin makakalimutan yung mga kababalaghan na naganap. Ipinaiintindi nito na dapat ay hindi kalimutan ang ating mga kasalanan. Dahil sa bandang huli, kakarmahin ang kung sino man ang gumawa nun.